guys, so ayan, sa nakikita nyo, nagpa-plancha ako. Kwentuhan tayo habang ako'y namamalansya. Ikaw habang yung bata ko ay nandito, medyo nagpapababa pa siya. Tapos ko lang maglinis ang buong bahay at maglaba ng lahat ng mga labahin. So ayan guys, kwento ko sa inyo kung paano ko nairaos yung aking araw dito. Bilang isang kasambahay na may alaga pang bata. So time check is 11 o'clock na guys. Ah yes, alas 11 na ng gabi dito. Wala pa akong upo-upo mula kaninang alas 6 ng hapon. So ayan, hindi ko sinasaya yung oras ko habang yung alaga ko ay nagpapababa pa. So nakikita nyo rin ang aking itsura, hindi ko na rin maitsurahan ang aking buhok. Hindi pa ako nakakapagsuklay, tingnan nyo naman guys. Gusto, awariwa. So ang aking alaga pa ay nakatanghod sa akin at medyo nababaliw-baliw na, kanina pa siya nag-uungot. So ayan, i-share ko lang sa inyo guys, ito yung ginagawa ko. Ngayong buwan ng Ramadan. So, sa umaga, tumutulog na kami mga alas 5 or alas 6 na ng umaga. At gumigising naman kami, kapag gising na rin ang bata. So bilang may alaga ang akong bata, so napakahirap. So kapag nagising yung bata ng alas 10 or alas 11 ay gising na rin kaming lahat. So konti lang talaga yung tulog namin guys. Ayan, pagkagising ko ng umaga, nag-aalagaan ako ng bata at yung aking amo minsan tulog pa. At pagdating naman guys ng hapon, ayan, nag-prepare na kami ng mga pagkain ng aking amo. Tinutulungan ko siya minsan. Minsan ako yung nag-aalaga ng bata. Natulungan naman ako ng aking amo guys. Malaki yung aking pag-a-adjust ngayon dahil yung aking amo, ngayong Ramadan ay panggabi na. Gabi siya nagtatrabaho. Kaya ang dami ko talagang oras na pinag-adjust ngayon. So, kaya hindi ko sinasayang yung time. So, ayan, nag-umot-umot na habang siya ay nagpapababa. Alas 8 siya umalis, 8:30 ganyan. So, buti nga, dinala yung isa kong alaga dun sa lulahin. So, bali, ito lang yung alaga kong isa yung naiwan dito kami yung dalawa. At nandito rin yung aking amo yung lalaki. Tulog ata. So, ayan, meron ako din ako mga nilabhan dito. Habang ako ay naglalaba, ako ay naglilinis ng bahay. So, habang nakasalang yan, tuloy ang linis ko habang yung alaga ko ay nag-aaliw-aliw ko. At kanina rin guys, habang ako naman ay hindi natapos sa paglinis, nagdita ko ng mga CR kwarto, binigay ko muna itong aking cellphone. Yan, binigay ko muna yung aking cellphone sa alaga ko para siya ay magpababa dito sa kuna para hindi siya magligalig. Saka maligaling na rin kasi itong alaga ko guys, hindi na pwedeng iwanan talaga dahil natalo na sa kuna. So delikado, baka ako pa ang masisip. So ayan, naisipan kong mag-vlog para malaman nyo rin guys yung trabaho bilang isang katulong, lalo na kapag ikaw ay yayang or may alaga kang bata. Ay napakahirap talaga guys. Buwan ng Ramadan, so yung araw nagiging gabi, yung gabi nagiging araw, may nagkakabaligtad. So hindi naman lahat, hindi naman pare-pareho, depende sa amo yan. Maraming pagbabago sa oras, lalo na sa mga trabaho ko dyan. Dami pang trabaho, nadagdagan ang mga trabaho talaga guys. Yung aking alaga, pinalaro ko yung aking cellphone, pinanood ko siya ng YouTube, ng mga kakaaliw, ng mga kalabas na pambata. So ayan, kinuha ko na at ayaw nung ina na magbabagyan sa cellphone or kaya sa iPad. So wala namang camera dito sa aking kwarto, kaya binigay ko na lang para makakilos ako. So napakahirap talaga guys. Pero kung nandito yung isa kong alaga, dalawa itong alaga ko, hindi ako makakakilos. So ayan, matapos na ako maglaba, kaya namamalansya naman ako ngayon habang hindi pa siya nagliligalig. So mamaya-maya ko siya patulugin. Mamaya ko sina naman yung aking babanata ng linis. So hindi ko pwedeng dalhin yung alaga ko doon at nako, madulas. Saka ako'y masita ng aking amo. Bali, pagdating niya, sa kanya na yung bata. Alas 12 or alauna pa guys ang uwi ng aking amo. Hanggang mamaya pa kami. Kaya sinasamantala ko yung aking oras habang yung alaga ko ay mabait pa. So ayan guys, ito yung talagang mahirap kapag meron kang alagang bata. So paano tayong mga yaya ng isa or dalawa or na tatlo, mahigit maraming anak, mga bata inaalagaan mo sa iyo pa lahat, ng trabaho, linis, luto, laba. So ganyan guys, kaya talagang kapag ikaw o ikaw yung baguhan na bago ka lang pupunta dito, talagang diskarte lang ang kailangan para ikaw ay makalinis ng bahay. Buti nga guys, hindi sila talaga yung katulad ng ibang amo na napakasailan magkalinis. So simple lang, basta makalinis lang ako, magawa ko lang yung mga gawain ko, okay na sa amo ko. So hindi ko na rin maintindi yung aking sarili. Alam niyo ba guys, pagyaya ka talaga hanggang tong kaliit yung alaga mo. Naku, ayan, lumabit na ang buhok ng guys.
kahit talaga guys, hindi ko siya maiwan, lalo na kapag dalawa itong alaga ko, baka kung anong mangyari, kung anong gawin niya doon sa kapatid niya. So, diba, responsibilidad ko yan. So, dahil ako yung nag-aalaga, baka kung anong gawin sa kapatid niya, kaya lang titiis ako minsan, kahit ako yung duming-dumi na, siyar na, or ii na, nag-atiis talaga ako guys. Ganyan yung buhay ko dito. So, mahirap, pero sanayan din lang, nakaya naman. So, ayan. Uboring din ako, kaya ako'y nag-video-video dito para ako'y may kausap. Dahil talagang ako'y antok na antok. Sa totoo lang guys, antok na ako. So, kahit pagligo guys, ay hindi ko na magawa. So, ayan. Hindi na guys, hindi naman siguro halata. Hindi na ako naliligo. Makati na yung ulo ko. So, ayan, bago ako matulog, nagaligo na lang ako ng aking katawan. Hindi ko na nabasa ang aking buhok para matulog ako na tuyo na yung buhok ko. Mamaya, mga alauna yung aking uwi ng aking mga amo. Sunduin yun ang aking amo lalaki. Magluluto pa kami ng mga pagkain para makakain sila bago magsikat ang araw. Kakain pa sila niyan. So, ganyan kapag Ramadan, guys. Kakain sila bago matulog. Pag sikat na yung araw, bawal na ditong kumain. Kaya yung last na kain ulit nila. At ang kain ulit nila ay sa hapon na paglubog na ng araw. So, ganyan kapag Ramadan dito, guys. Chika-chika lang ako sa inyo. So, ganito yung buhay ng isang katulong dito sa Middle East kapag may alaga kang bata. Sobrang pagod as in. So, paano pa yung ibang mga katulong talaga na yung malalaki ang bahay? So, itong bahay ng aking amo, hindi naman siya kalakihan. Parang apartment lang siya. Pupasalamat pa rin ako. Hindi naman ganun ako kapagod o ganun karaming aking mga trabaho. Yung iba talaga ditong bahay guys, malapalas yung bahay, ay nakakaawa yung mga kababayan natin na nagtatrabaho, na may alaga pang bata, may mga bisita pa. So kami naman, wala kaming bisita. So ayan, sabi ng aking amo, mga 2 weeks lang, aalis din kami dito, pupunta kami doon sa isang bahay. So dahil dalawa nga yung bahay ng aking amo guys, doon kami sa isang bahay mag-celebrate naman ng Ramadan. So doon marami ako lalong trabaho dahil maraming tao doon guys, at talaga yung pamilya ng aking mga among babae. So ayan, abangan nyo rin yan dahil i-share ko rin naman sa inyo yan. So ayan, kung ganyan din yung mga trabaho, halimbawa ang alaga nyo ay bata, is basta i-priority nyo yung mga bata guys. Unahin nyo yung bata. Santabi nyo muna yung mga gawaing bahay. Ako naman, alam ko na kung paano ko i-manage yung bata, kung kailan siya iiyak, kung kailan siya magugutom. Alam ko naman guys, at sanay na ako dahil sa akin naman na lumaki ang bata na yan. Kaya naaliw-aliw ko lang para lakoy talaga yung makakilos at matapos ko itong aking mga trabaho bago umuwi yung aking alaamo. So ayan, talagang diskartihan lang guys. Kapag ikaw ay yaya, kapag ikaw ay may alagang mga bata, diskarte. Paano ka makakain, paano ka makaligo, paano ka makakaihi. Ayan, yun siya naman, napaliguan ko na siya kanina. Na-share ko lang sa inyo guys para makapag-update din ako sa inyo. Guys, maraming salamat palagi sa inyong panonood. So, lalo na sa mga baguhan po subscriber dyan, maraming salamat po sa inyo. So, ayan, yung aking channel ay nag-upload ng karanasan ko bilang isang sambay ko dito sa Middle East. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay subscribe mo ako, tsaka pinutin mo yung notification bell all button dyan sa baba, para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga bagong videos. So ayan, maraming salamat guys. That's all for this video. Thank you for watching.